Paano maglagay ng maraming OS installer sa isang USB flash drive lamang at gawin itong bootable? Panoorin kung paano. Pwede natin ilagay ang Windows 7, Windows 8, Windows 10 or Linux dito sa isang flash drive lamang. At pwede itong gawing bootable para magamit ito sa ating pag-i-install. Ang gagawin natin ay mag-download muna tayo ng ISO files dito sa microsoft.com for educational purposes lang. Okay, mayroon tayo dito Windows 7 ISO file, i-download natin. Mayroon din tayo ditong Windows 10. Mayroon din tayong pang-server, pwede natin i-download. Ayan, download natin. Ang susunod na i-download natin ay ang Yumi. Punta tayo dito sa web browser. Type ang Yumi installer. Tapos, click itong hyperlink. Tapos, hanapin ang Yumi download. I-download ito at maghintay lamang. Pagkatapos mag-download, i-click mo itong down arrow, show in folder. Ito na siya, double click. Ayan. Tapos, minimize muna natin ito, window na to. Tapos, click I agree. Tapos, dito, dapat nakaselect yung ating empty USB or walang laman na flash drive. Tapos, i-click ang NTFS format. Ayan, dapat naka-check ito. Tapos, ngayon, hanapin na natin dito installers ng... Marami ka pwedeng ilagay dito. May Linux, iba-iba. Mayroong Herins na pwedeng gamitin natin. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo. Ano ibig sabihin ng single? Pag single, isang installer lang na OS yung pwede mo ilagay. Pag multiple naman, maraming OS na pwede kang ilagay. Paisa-isa kang ISO files ang gagawin natin. Ayan. So, ngayon gagawin ko, i-click ko itong multiple Windows. Pwedeng Vista 7, 8, 10. Installer. Tapos, click ko itong boot manager. Ayan, click. Tapos, ibabrowse na natin kung saan yung destination na dinownload natin. Yung downloaded ISO files natin. Ilolocate na natin dito kung saan. Ayan, double click mo ito. Tapos, click create. Ayan. Pagkatapos niyan, ay sasabihin niya na ipoformat niya kung may laman yung flash drive nyo. So, kaya siguraduhin natin na walang laman kasi mabubura ito lahat. Tapos, click yung yes. Ayan. Mag-antay lamang. Mga ilang minutes lang naman ito. Ang gagawin ko, ipapass forward ko na para mabilis tayo. Pwede ka rin palang gumawa ng OS installers sa Rufus kung gusto nyo. Ito lang kasi yung ginagamit ko. Pero mayroon din akong Rufus. Pwede ka rin gumamit. Ganito rin halos yung process niya. I-download mo rin to Rufus. Free naman to sa website. Ayan, tapos na siya. Tapos click next. Tapos sabi niya, would you like to add more ISO file? So, ang gagawin natin dito, kasi since tayo ay magdagdag pa tayo ng another installer, yes tayo. Ayan, tapos piliin natin ulit yung USB natin. Tapos hanapin natin sa baba. I-select natin yung multiple OS installer ulit. Ayan, multiple boot manager. Tapos browse ulit yung ISO file na downloaded files natin. Ayan, this time is Windows 10 na siya. Tapos click create. Tapos click. Ayan, tapos na. Next. So, since tayo dito ay wala na tayong gagawin, mag-dono na tayo. Ganyan lang kasimple kung paano gumawa ng USB bootable installer. Hanggang sa muli, maraming salamat.